May napili na si Pangulong Rodrigo Duterte na bagong presidente ng PhilHealth. Ito ay matapos magbitiw sa pwesto si dating PhilHealth President Ricardo Morales dahil sa isyu ng korupsyon. Ipinakilala ng Pangulo si dating National Bureau of Investigation Director Dante Giran bilang bagong PhilHealth President sa pulong ng Interagency Task Force sa Malacanang. Si Giran, he is a lawyer and an accountant. So, palagay ko, sabi ko sa kanya, the next 2 years will be devoted to fight against corruption. Maghanap kayo ng mapakulong natin para may maiwan tayo sa kulungan ng mga... Hindi pa man nagiinit sa pwesto, may marching order na kaagad si Pangulong Duterte kay Giran. Tanggalin ang lahat ng regional vice president ng PhilHealth. Pinababalasa rin ni Pangulong Duterte ang mga nasa regional office. I want to see a reshuffle of the different regional offices within the next 2 or 3 days. Kung mayroon anyang mga opisyal na matitigas ang ulo at kapit tuko sa pwesto at ayaw sumunod sa kanyang utos, pinagre-report sila ni Pangulong Duterte sa Palasyo ng Malacanang. Yung mga tao na ayaw tanggalin, bigay mo yung pangalan nila. I will send them a memorandum. I will ask them to report to me dito sa Malacanang. Total, pagkatapos, wala naman ang gamit nito. I will ask them to do a research on how not to serve a government properly. That should be yung thesis na. How not to serve the government properly. You study on that and yung lahat ng regional vice president, tanggalin ninyo whether performing at par or in parity with the other good ones. If they are there for so long a time, the element of familiarity always enters the picture. Yan ang mahirap dyan. So, kung matagal na, tanggalin na. Yung ayaw magpatanggal, mag-report kayo dito sa opisina. Malaki naman ang pasasalamat ni Giran sa tiwala ni Pangulong Duterte. Hindi anya biro ang responsibilidad na iniatang sa kanya ng Pangulo, lalo't malaking kontrobersiya ang bumabalot ngayon sa PhilHealth. I was really aghast about this sorry state of PhilHealth. Corruption here and there. Pero gaya ng isang sundalo, nakahanda si Giran na tumalima sa utos ng Pangulo. I did not apply for the position because I know it's a very tough job, but just like a good soldier, just like General Galvez and the Force Secretary of National Defense, I'm also a good soldier. I'm one who would not back from a mission. And this is a mission. I know it's a huge mission. And I am consoled by the fact that this early, there have been supports coming in. First, the gentleman here, he was telling me he will act as a consultant pro bono. And then there is Senator Bongo who told me that he will support me. Sabi niya, Dante Tol, gusto ko ibalik ang pera ng taong bayan sa kanila. At pag may naimbestigahan ka dyan, at saka may mga luko-luko dyan, putulin mo yung kamay nila. 15 bilyong piso ang sinasabing nakurakot ng mafia sa PhilHealth. Kabilang narito ang kinakwestiyon na interim reimbursement mechanism, ang pagbili ng information technology system, at pagbili ng mga overpriced na gamit para sa pagresponde ng pamahalaan sa COVID-19. Chona Yu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.